Ito yung rice na mo. Ito yung rice na nabili. Sa tindahan. Sa tindahan. Sir, papayaw siya nung ako magsilibaw siya. Subukan nating lutuin. Sinjan kayo na. Kasi hindi na yung matang. Ayan, ganda ko ba yan? Yan. Ayan natin sa pana. Ito pa yung plastika. Ayan yung pan watch. Pabore meta. Haluin mo para makikita mo siya, magbabrown siya. Hayaan mo na siya. Dapat malakas yung ano. Ay, masigan yun. Lay mo, oh. Para makita mo talaga mga ano yung plastic. Ang mga plastic, oh. Nakikita mo siya, nagpa-brown siya, di ba? Okay. Yan mo lang siyang maluto yung rice. Kailangan niya masunog lang ng ganun, hindi siya ma... Yan mo lang siya. Titignan natin kung ano yung magiging ano... Kalalabas. Oo, kalalabasan ng rice natin ngayon. See? Look. Yan. Nag-brown na siya. Pero kung mapapansin mo, nagkakadikit-dikit na siya. Dinat siya. Hindi naman dapat. Siyempre, dahil ang rice natin noong ang panahon ginagawang kape. Oo. Diba? Hindi siya nagdikit-dikit. Hindi siya mag-melt. Basta maging aware tayo tayong mga consumer. Kasi kinakain natin po eh. Mapapansin mo, habang hinahalo mo siya, parang nagiging ano na siya, sticky. Dapat mamijay mo dito, bang tawag ba? Mamijay. Bang tawag na rin tamang ando. May na. Hindi, tayo mo siya. Masusunog siya sa taas. Ay, why? Look, nagbo-burn siya sa taas, and then magme-melt siya. As in, tingnan mo. Can't you see? Yung plastic nagbo-bubbles. Yan ang kinakain ng mga tao ngayon. Diba? Shit, so, nangilabot ko. Oh, see? That's it. Lahat ng consumer na kumakain dito, kumakain ng plastic. Ang tanong, saan galing ang rice na yan? Kakainin mo yung papasok mo sa ano Kadam mo, diba? May miss kami yan kita kasi kaya yan eh. Hindi yung consumer lang kaya yan. Show me what this body do!